Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today, magluluto tayo ng dalawang dish. So for this pan, lulutuin natin ang ating sweet and sour pangus or ang ating new fish. So sa other pan, gagawa tayo ng sinigang na bangus. So first thing, nilinis mabuti ang ating bangus and then fin dry natin siya a little bit. Okay? Frying of bangus a little bit para matanggal ang kanyang lansa. Okay? Then, for our sinigang, we put already the garlic, the onion, and the ginger. After this, pakukuloyin natin siya guys at ilalagay natin ang ating Nor Sinigang Sampalok Mix Original. I like this one kasi the other one with gabi, medyo malapot po yung kanyang sauce pag yun ang ginamit natin. So, I will use one big pack. Pag medyo kulang pa yung asim, I will add another little of this. Okay, sa vegetable ng ating sinigang, gagamit tayo guys ng labanos. So, I slice it like this and hugasang mabuti. Ang sili natin ay ang green. Ito yung pag malapit na siyang maluto, pwede natin ilagay itong sili na to. Okay, then lagay natin siya ng okra. So, take note that every vegetable we put, hugasang mabuti. Okay, then right after, we have the kangkong. That the last thing, we're gonna put that one. Okay, so for our sweet and sour, we'll be using the onion, a little bit of garlic and ginger. After adding of this red and green pepper, we put the ketchup. We need the cornstarch for the sauce to be thickened. And we will put these slices of pineapple. The sauce of this one or the water from the pineapple is important for our sauce dito sa ating sweet and sour. So let's get started guys. Okay guys, the water is boiling with our onion, garlic, and ginger. Now it's time we can put our labanos. Okay? This is the radish. And antayin natin guys na lumambot ng konti ang ating radish. Then we're going to add our okra. Okay? And after that, we can put our fish. Okay guys, let's put our big pack of ginisa sampalok, sinigang sampalok mix. I'm sorry. This is a big pack, so I think this is enough. If hindi pa kasya o tama sa lasa ninyo, maaari nyo siyang dagdagan ulit, guys. Okay. Ayan. So, wait lang natin until mag-boil ulit ito after ilalagay na natin ang ating okra. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng grilled fish o yung ating bangus. Dalawang klaseng ulam ang ating gagawin. Isang sinigang na bangus at ang half ito ay gagawin natin sweet and sour. So we have to fry it first para matanggal yung kanilang lansa. So okay, so watch me out sa mga sinigang pagkakasal. Okay guys, let's start for our sweet and sour milk fish or yung ating bangus. Okay? So, una, gagawin natin, isosote lang po muna natin yung ating sibuyas, bawang, at luya. So, pwede natin siyang sabay-sabay na guys na ilagay. Okay, nasa sa inyo na lang guys, paano nyo ito i-mix para maluto siya kaagad. Okay, huwag masyadong malakas ang apoy guys para hindi siya na pilit sa luto. Okay. So, wait natin until mag-golden brown ang mga ito para umalo yung lasa niya sa pinakamantika. Okay guys, back tayo sa ating sweet and sour. Okay. Medyo golden brown na yung ating sibuyas, bawang, at ang ating luya. Then, mag-a-add tayo ng ating red and green bell pepper. Okay. After this, we're going to add our
Then, we want to slice pineapple. So, ang nabili ko is yung round mismo. So, in-slice ko na lang siya, guys, na ganito. So, kung mas maliit pa yung gusto niya, pwede niya siyang hatiin and eat twice. Importante dito yung kanyang sauce. Okay? So, tanggalin muna natin yung ating sauce sa isang separate bowl. After we can cook our pineapple here. Mix lang natin totally. Okay. Para medyo maluto yung ating pineapple. Okay. Like this. Then, saka natin i-add ang ating pineapple juice. Next thing, lagay natin yung ating tomato ketchup. Isang pack lang to, guys. Medyo maliit lang. This is 100 grams. Okay, pag marami, you can double this size. No need to add water, guys, ha? Kasi yung syrup ng pineapple, yun ang magiging kanyang pinaka-sauce. We'll wait this one until it's boiled. And then, para mag-thicken yung kanyang sauce, mag-a-add tayo ng cornstarch. So, I have here 2 tablespoons of cornstarch. Okay? We will add this one, a little bit of water para matansya natin, guys, kung paano o hanggang saan ang pagkakalapot ng sauce na ating gagawin. So, okay guys, ito tayo sa ating sweet and sour sauce. Medyo maasim ng konti yung ating sauce dahil dun sa pineapple sauce na nilagay natin. So, kung sa thicken, malapot na siya. So, kung ang tendency hindi malapot yung inyong sauce, pwede nyo siyang lagyan ng cornstarch. So, if like this, I think no need to put already kasi thick na siya. Okay? So, kapag medyo nalagdagan nyo ng sabaw at lumapot yung inyong sauce, kailangan nyo siyang lagyan ng cornstarch para maglapot yung sauce natin. Okay? So, hindi natin siya i-overcook kasi since this is only the sauce and the vegetable, pwede na natin ilagay yung ating pangus or yung ating milk dish. Ayan. Then, haluin lang natin siyang mabuti para lumasa yung sauce dito sa ating fish. Okay? Cover lang natin siya para masarap yung ating bangus. Okay, wait until mag-boil lang siya ng konti. Then, after this, we can add a little bit of brown sugar. So, add natin yung ating brown sugar para medyo little bit of sweet siya. Okay. Then, haluin natin siya ulit. Wait natin until kumulo. After, we can serve already this one. So, try nyo to. At alam ko, magugustuhan ninyo. At napakasimple naman po ng instruction kung paano ko to ginawa. Thank you for watching, guys. Have a good day. Happy eating and goodbye. Okay guys, ito na yung ating sweet and sour bangus. So try nyo to sa inyong bahay. Masarap, masustansya, malasa, napakadaling gawin, at napaka-healthy. So thank you for watching guys. Happy eating and goodbye.